Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. So matapos nga na makuha ng Boston Celtics si Jrue Holiday, agad silang umangat sa tuktok na mga betting odds bilang ang team na may pinakamalakas na chance ang magkampiyon ahead of defending champions Denver Nuggets and other top contenders sa tulad ng Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers at iba pa. Well, kung titingnan nga natin ang projected starting five ng Celtics sa Jrue Holiday, Derrick White Jr., Jaylen Brown, Jason Tatum at Kristaps Porzingis, lima nga itong all-star caliber player. Apat na player na naglaro para sa Team USA at talagang solid five lang ito offensively and defensively. Ganun pa man, sa pagkuha nga nila kay Jrue Holiday at Kristaps Porzingis ay nawalan sila ng lalim ng bench. Nawala nga ang reigning six-man player of the year winner na si Malcolm Brogdon, ang defensive player of the year candidate Robert Williams III, ang former defensive player of the year winner na si Marcus Smart, Mike Muscala, Danilo Gallinari at ilang draft picks din. Nawala din sa free agency si Grant Williams. So madami nga sa kanilang nawala din mga kaibigan. Isa pang malaking hamon sa Celtics ay ang kanilang kalusugan. Si Jaylen Brown ay bigo nga na makapaglaro ng 70 games sa last 4 years, habang si Holiday naman ay isang beses lamang nakapaglaro ng 70 games sa last 9 years. Si Kristaps Porzingis ay hindi na nga natin kailangan ipaliwanag pa. Alam na nga ng lahat na talagang injury prone ito. Si Derrick White naman ay last year lang nga naging healthy. Si Al Horford ay tumatanda na din at napapadalas na mga minor injuries. Si Jason Tatum lang nga ang walang gaanong history pagdating sa injury sa kanila. Kaya naman ito nga matinding hamon sa kanila dahil hindi nga pwede silang makapagpahinga ng madaming games dahil sa bagong rule ng NBA at hindi nga ganun kalalim ang kanilang bench ngayon. So sabihin na natin na sila may pinakamatinding starting 5 sa NBA. Ang main question pa din nga dito ay manatili kaya itong healthy sa mahabang regular season at physical na bakbakan tuwing playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Dismayado ang mga fans matapos na lumabas ang balita na si Klay Thompson ang dedepensa sa mga power forward ayon kay Steve Kerr. Ang ilalatag nga nila na starting lineup sa unang preseason game nila kontra sa Lakers ay si Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins at Kevon Looney. So very small lineup nga yan mga kaibigan. Wala nga dyan tunay na power forward sa kanilang lineup. Ganun pa man, sa unang bahagi nga ng season para sa Warriors ay eksperimento lang ang gagawin nila. As of now ay nalilito pa nga si Steve Kerr. Ayon sa kanya ay anim ang starter nila. Parehong playmaker nga si Draymond at Chris Paul. Masyadong maliit si Steph at CP sa backcourt defensively. Masyadong maliit si Klay para depensa ng mga power forward. Madami ng eksperimento sa lineups ang gagawin ni Steve Kerr all throughout the season at umaasa sila na ma-figure out ang lahat ng ito bago pa man sumapit ang last month ng regular season o kaya naman bago mag-umpisa ang playoffs kung makakapasok nga sila dito. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa plano ng Warriors?